Swiss traditional dish na puro cheese. Ayan, cheese. So, simulan na natin guys. Ang ating ingredients ay ito nga, yung fondue. At ang laman niya ay dalawa. Nandun yung isa. So, itong isa ay frozen pa. So, yung isa na, naka-defrost yung gagawin natin. At meron tayong ano, quick melt. Hatiin ko lang siya para dun sa isa. At ang kanyang paglulutuan ay ito, parang clay pot. Clay pot o clay pot. So, that's clay pot. Tapos may dalawang gloves na garlic pang neutralize sa amoy ng ano, ng cheese. Medyo kasi ang amoy ng itong atin seller cheese ay medyo mayamoy yan. So, meron tayong French bread, yan yung binili ko kanina, saka itong baguette. I-slice lang yan ng maliliit. Alright, shout out sa inyong lahat dyan. Okay guys, at ating i-slice ang bread. Alright, see you guys. Yun at ito rin para ito siguro. Slice na muna niya. Hindi pa ipas ya, meron naman dyan. Hiwa na lang ulit na ulit. So, next kong hiwain itong cheese quick melt. May kalahati lang din ilalagay ko kasi pang ano lang kayo. Pang neutralize lang din sa ano yung cheese. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung cheese na. Alright, tara na at lutuin na. Ito palang bawang ay kailangan kong hatiin sa dalawang hati. Tapos, ikukuskus lang ang bawang dito sa
sa clay pot para yung amay ng pondo ay mabawas. Right. Ayan, napakatin ang pinaon ang apoy. So, gaganto-ganto lang ang garlic. Hindi naman siya kailangan ng oil. So, ilalagay ko na guys yung ano, pondo na dinipos ko rin siya. Pag mga baguhan ka pa lang dito sa chisma ko pa lang yung patatapag sa kanila. Kumbaga sa kabalik karan natin sa kanila eh, pagdito tayo ng tulo sa mga European. Tayin lang natin. Diyan at medyo nag-melt na yung ano, so pwede ko na ilagay din yung pigment para mag-melt na rin siya. Napakabigat nito sa ano, sa tiyan pag maparami yung kain kasi puro cheese. Antayin nyo na ako sa moment pagka nagbula-bula na daw yan. Alright, shout out sa inyo lahat dyan. Guys, gusto nga palang makatikim ng ganitong ano, Swiss food na Swiss fondue. Pwede kayong magpunta sa Scentis shop. Yan, nagbibenta sila ng mga nagbibenta sila ng mga Swiss ano, products. Scentis shop, maraming mga ano, search nyo lang sa Google yung mga brands na ano, ang alam ko meron sa Makati, tapos yung dito sa Capitolio meron din, sa Tagaytay meron din, tapos may Dasma meron din. Yan, baka naman Scentis shop, minsan nagmimilk na siya. Pag na bulak-bulak na yan at saka na melt na talaga yan, nagmit na hinahalap yan, hindi na siya medyo matapang yung amoy katulad ng paglagay ko ng bawang na neutralize nila yung amoy ng apple cider cheese. Ito ang pinakasikat na isa sa pinakasikat, yung apple cellar cheese. Pag sa mga Italy naman, ang pinakasikat sa kanila yung parmesan cheese, yung ano, matagal masira yun. Nasa 3,000 euro ata yung isang malaking bilog, mga 10 kilo, mga 8 kilo ganyan, mga ilang kilo, napakamahal. Kasi matagal din gawin ang ano, parmesan cheese. Hindi katulad sa mga ordinary cheese, mga white cheese. Tapos
IPs, tsaka yung itong mga quick melt na mozzarella, madali na gawin yan. Alright, shout out sa inyo lahat. Ayun guys, so nakita nyo medyo bumagulak-gulak na siya, so yan ang sign ng pwede na siya. Pero maya-maya pa. Medyo tatutong-tutungin ko muna ng konti sa ilalim para mas maglalo. Alright. Ayan na, malapit-lapit na. Ito na ang lahat yung equipment na hinahin. So habang kinakain pala ito guys, talagang kailangan na sa siya. Sa taas lang siya ng may apoy. Kasi pag lumamig na ito, ay matigas ko lang lagi sa mga limit. Konting tiis na lang guys. Malambot yung tinapay ko. Dapat yung isa yung isang bagyo. Grabe. Hindi siya matapang kasi yung lagyan ko ng anay. Na rin.